Ang transmission ay isang uri ng mekanismo na naglilipat ng pwersa mula sa makina papunta sa mga gulong ng sasakyan para umabante o umatras ito. Ang manual transmission ay isang uri nito na kadalasang makikita na ginagamit dito sa Pilipinas mula sa mga jeep, bus, truck, at mga pampribadong sasakyan. Pero sa ibang bansa ay paunti na ng paunti ang bilang nito dahil sa automatic transmission na mas madaling gamitin. Sa mga manual transmission kasi, mano-mano mong ililipat ang mga gears, di tulad ng sa automatic na kapag nailagay mo sa D o sa drive, ay kung saan ang maglilipat ang gears ito, depende sa bilis o bagal ng tapo ng sasakyan. At di tulad ng inaakala ng iba pang hindi nakakasubok nito, madali lang aralin ang pagmamaneho ng manual transmission na sasakyan at pwede itong matutunan ng kahit na sino. Basta kailangan lang ng practice at huwag titigilan hanggang hindi ito nagagawa ng maayos. Dahil kapag nasanay ka na at marunong ka na magpaarangkada, maglipat sa tamang gear, magpaatras, at gamitin ang manibela kapag liliko, ay magiging mas madali ng pag-aralan ang mga dapat gawin kapag magmamaneho sa kalsada kasamang ibang sasakyan. Ang isa pang kaganaan kapag sa manual na sasakyan ka natutong mag-drive ay sobrang dali mo nang matututunang aralin ang pagdadrive sa automatic transmission na sasakyan. Pero bago ka magsimulang mag-aral magmaneho, mas mainam na meron kang kahit konting kaalaman tungkol sa mga basic parts sa loob ng sasakyan at kung paano ito ginagamit at gumagana para mas madali mo itong maintindihan. Meron akong mga ginawang videos tungkol doon na pwede mo munang panoorin bago ito. At kung marunong ka nang magmaneho, ay pwede mo nang panoorin ang iba pang mga videos na siguradong makakatulong sa iyong mag-drive sa iba't ibang sitwasyon. Hanapin lang mga links sa ibaba o kaya sa aking channel. Ang una mong dapat gawin pag upo mo sa sasakyan ay i-adjust muna ang mga kailangan para mas maging komportable ang iyong pagmamaneho katulad ng upuan. Kung may ibang gumagamit ng inyong sasakyan, maaaring may kailangan kang i-adjust dito dahil pwedeng ang komportable sa iyo ay hindi komportable sa huling gumamit nito. Habang nagsisimula ka palang mag-aral, ay dapat ay masanay ka na sa tamang distansya ng upuan mo at sa pedals. Huwag masyadong malapit at huwag din ganun kalayo para hindi mangalay ang iyong paa at tuhod lalo na sa traffic o kaya naman ay sa long drive. I-adjust rin ang sandalan hanggang sa maramdaman mo na komportable na ang iyong likod sa pagkakasandal. Dapat ay tama rin ang taas ng iyong upuan para mas makita mo ng maayos ang kalsada sa unahan. Sa ibang sasakyan ay pwede mo itong i-adjust, pero kung wala ay pwede mo lagyan ng maliit na unan kapag sa tingin mo ay mababa ito sa iyo. Sunod na i-adjust ang manibela. Dapat ay meron pa rin space ang ilalim nito at ang iyong mga tuhod. Ang huli at ang importante sa lahat na kailangan i-adjust ay ang rear at ang mga side mirrors dahil dito mo makikita ang mga nasa likod ng iyong sasakyan. Bago i-start ang sasakyan ay sigurado yung nasa neutral ang kambyo nito at nakataas ang handbrake. At bago mabante ay gamitin mo ng seatbelt para sa iyong kaligtasan. Marami rin ang pinagkakapareho ng isang manual na motor sa manual na sasakyan. Kaya kung marunong kang mag-drive sa manual na motor, may idea ka kung para saan ginagamit ang clutch. Pero kung sa mga manual na motor ay nasa kalawang handlebar na kalagay ang clutch at sa kanan naman ang gas o ang acceleration, sa mga manual na sasakyan, sa mga pedals na kalagay ang mga ito, kaya meron itong tatlong pedals. Madali lang itong tandaan. Ang sa kanan ay ang acceleration o ang gas pedal. Ito ang aapakan kapag gusto mong umatras o umabante ang sasakyan. Brake pedal naman ang nasa gitna na ginagamit kapag gusto mong magdahan-dahan mula sa mabilis na pagpatakbo o kaya naman ay gusto mong ihinto ng tuluyan ang sasakyan. Sa automatic transmission ay itong dalawang pedals lang ang meron. Pero sa manual transmission, merong tinatawag na clutch pedal at nakalagay ito sa kaliwa. Ginagamit ito kapag gusto mong mag-change gear gamit ang stick gear o cambio. Sa ibang sasakyan, kailangan napakan muna ang clutch bago mo ito pwedeng i-start. Para mas madaling maintindihan kung paano gumagana ang cambio at clutch, alamin muna kung paano umaandar isang manual transmission na sasakyan. Lahat ng sasakyan ay mayroong makina. At para mailipat ang pwersa mula sa makina papunta sa differential para umikot ang mga gulong, kailangan ito ng drive shaft. Kapag in-start mo ang sasakyan, ay automatic na iikot ang ground shaft ng makina na siyang magbibigay ng pwersang umandar ang sasakyan at malalaman mo kung gaano kabilis ang ikot nito sa pamamagitan ng RPM o revolution per minute sa tachometer. Kung anong number ang tinuturo sa tachometer, ay imumultiply mo ito sa 1,000 at yun ang RPM ng makina. Magbabago ang RPM depende sa pag-apak mo sa gas pedal. Mas madiin, mas mabilis, mas malakas sa gasolina o krudo.
Iwasan paabutin ito sa red line dahil makakasama ito sa makina ng iyong sasakyan. Magkaiba ang tachometer sa speedometer. Ang tachometer ay para sa bilis ng ikot ng makina, habang ang speedometer naman ay para sa bilis ng mismong sasakyan at nasusukat ito sa kilometers per hour. At para mas kontrolado mo ang takbo ng sasakyan, kailangan ito ng transmission o gearbox at ikaw bilang driver ang pipili ng gear na gusto mo sa pamamagitan ng gear stick o kambyo. Pero bago mo pwedeng mailipat-lipat ang mga gears nito, ay kailangan napakan muna ang clutch pedal dahil ito ang nagkakabit ng crankshaft sa makina at driveshaft sa transmission. Ang tamang pag-apak sa clutch ay dapat itulak ito hanggang dulo dahil kailangan paghiwalay nito ang crankshaft at driveshaft at doon ka lang pwedeng mag-change sa gear na gusto mo. Kapag di mo naapakan ng tama ang clutch pedal, ay hindi maghihiwalay ang dalawang shafts kaya mahihirapan ka maglipat ng gears at makakasama rin ito sa gearbox at pwede itong masira ng tuluyan. Para mas madali itong maapakan ng sagad, kailangan mong gamitin ang buong kaliwang binte pero di rin naman kailangan laging nakaangat ang paa habang nasa clutch. Basta ang importante, kapag kailangan apakan ng clutch pedal ay dapat maitulak ito hanggang dulo at kapag di pa naman kailangan apakan ng clutch ay alisin muna ito sa pedal. Ilagay naman ang kanang paa sa gitnang bahagi ng acceleration pedal at ng brake pedal habang nakalapat ito sa sahig para mas madali ang paglilipat-lipat nito kung gusto mong umabante o magpreno. At di tulad ng kaliwang paa, di na kailangan gamitin ang buong binte dahil hindi na kailangan apakan ng brake at acceleration pedal ng katulad sa clutch. At sa ganitong paraan, hindi na basta-basta mangangawit ang iyong tuhod kahit matagal kang magmamaneho. Sa ginawa kong tutorial sa pag-drive ng automatic na sasakyan, sinabi ko doon na huwag gamitin ang parehong paa sa pagmamaneho kahit dalawa lang ang pedals ito dahil kung sakaling gusto mong matutong mag-drive ng manual ay hindi ka na mahihirapan mag-adjust. Ang steering wheel o manibela naman ang kailangan mo kapag giliko ka sa kanan o sa kaliwa. Ang tamang paghawak ng manibela ay dito sa magkabilang dulo o kaya naman sa itaas ng konti. Basta ang importante, laging nakahawak ang dalawa mong kamay maliban na lang kung magkakambyo o pipindutin ang radyo o ang aircon. At matapos gawin ang alinman sa mga ito, ay agad na ibalik ang kanang kamay sa manibela. Sa ganitong paraan, mas may control ka sa direksyon ng iyong sasakyan. Iikutin mo lang ang manibela sa direksyon na gusto mong puntahan. Mag-menor at huwag kakalimutang gamitin ng signal light kapag malapit ka ng lumiko at siguraduhin na walang kasalubong o dadaan na sasakyan sa direksyon na pupuntahan mo. Pero kung meron, huminto muna at padaanin ang sasakyan bago ka tumuloy sa pagliko. Karamihan sa mga manual transmission ngayon ay 5-speed. Ibig sabihin, meron itong 5 gears na pwede mong gamitin kapag paabante depende sa bilis na gusto mo. Meron ring 4-speed lang at karamihan itong makikita sa mga lumang sasakyan. Pero meron ring 6-speed o higit pa depende sa modelo ng sasakyan. At malalaman mo kung ilang meron ng isang manual na sasakyan kapag tiningnan mo ang kambyo nito. Halimbawa itong Suzuki Ertiga, meron itong numero mula 1 hanggang 5. Ibig sabihin, meron itong 5-speed transmission at isang R para sa reverse. At dito naman sa gitnang bahagi ay ang neutral. At kapag nasa neutral, walang nakakabit ng alinman sa mga gears ng transmission galing sa crankshaft ng makina. At dahil walang control mula sa makina kapag nasa neutral, pwede itong umatras o umabante kapag hindi pantay ang kalsada kaya sigurado yung nakaapak sa brake pedal o kaya naman ay nakataas ang handbrake ng sasakyan mo. Sigurado rin naka-neutral ang iyong sasakyan kapag i-start mo ito. Ang rest position ng kambyo kapag naka-neutral ay nasa pagitan ng 3rd at ng 4th gear. At para i-check kung naka-neutral na ito, kailangan ay galawin ang kambyo ng pakaliwa at pakanan. Pero kapag medyo matigas, ibig sabihin, nakalagay ito sa isa sa mga gears kaya kapag gagawin ito, dapat ay huwag bibiglain ng malakas dahil maaaring mapinsala ang loob ng gearbox o transmission. Ganon din kapag maglilipat ng gears. Dapat ay maingat pa rin itong galawin kahit kailangan mag-change gear ng mabilis. Kung saan nakapwesto ang mga numbers at letters sa kambyo, ito ang magiging guide mo sa paglilipat ng gears. Halimbawa kung ililipat mo sa first gear o primera galing sa rest position ng neutral, hihilain mo ang kambyo pakaliwa tapos itutulak paabante habang nakaapak ang kaliwang paa sa clutch pedal. Kapag ililipat naman sa second gear o segunda galing primera, ay mararamdaman mong dadaan ito sa neutral kaya habang hinihila ang kambyo pa atras, kailangan may konting hila pa rin ito pakaliwa dahil kung hindi, pagdaan ito sa neutral ay kusa itong babalik sa rest position at kapag hinila mo ito ng isa pang beses pa atras, ay sa 4th gear o sa 4th ito papasok imbis na sa segunda. Isa ito sa mga kadalasang nagagawang mali ng mga nag-aaral palang magmaneho.
mas madali naman kapag sa 3rd gear o sa 4th gear kalilipat dahil nasa pagitan lang nila ang rest position ng kambyo kapag nasa neutral. Kapag nasa 2nd gear, itulak lang ang kambyo ng isang beses hanggang makabalik sa neutral at isa pang beses ulit para pumasok ito sa 3rd gear o sa 3rd. Mas madali naman kapag manggagaling sa 3rd gear papunta sa 4th gear o 4th dahil ibababa mo lang ng 2 beses ang kambyo. Kung ililipat mo naman sa 5th, ay ibabalik mo ito sa neutral, tapos ay itutulak mo pa kanan at isa pang tulak pa abante. At syempre, huwag na huwag kakalimutan na pakan ng clutch pedal habang ginagawa mo ang mga ito. Ang pag-arangkada o pagpaabante mula sa pagkakahinto ng manual transmission car ang pinakamahirap na parte, lalo na sa mga baguhan at nag-aaral pa lang magmaneho dahil humihinto o namamatay ang makina kapag hindi natimpla ng maayos ang clutch pedal at acceleration pedal. At para umarangkada o umabante ang sasakyan, kailangan apakan muna ang clutch pedal tapos ay ipasok sa primera o sa first gear ang kambyo. Sunod ay apakan ang brake pedal at pagkatapos ay ibaba ang handbrake. Dahan-dahang i-release ang clutch pedal hanggang maramdaman mo yung inig sa sasakyan o ang tinatawag na biting point o clutch point. Ibig sabihin nito ay kumakagat na yung first gear sa transmission at handa na itong umabante. Habang nasa biting point, dahan-dahang i-release ang kanang paa sa brake pedal. Sa puntong ito, ay dahan-dahan ring aabante ng bahagya ang sasakyan. Kung sakaling ito'y huminto at namatay ang makina, maaaring napaaga o nasobra ng pag-release mo sa clutch pedal. Normal lang ang mahintuan ng makina kapag nag-aaral pa lang magmaneho ng manual transmission, lalo na sa mga baguhan dahil di mo pa masyadong kontrolado ang pag-release ng clutch pedal. Pero kapag inulit-ulit mo ang ganung steps, ay dahan-dahan mo rin itong makukuha. At kapag nasanay ka na, ay magiging normal na lang sa iyo ang pagpaarangkada sa manual na sasakyan. At para bumalik sa step 1, muling itaas ang handbrake, apakan ang clutch, at ibalik sa neutral ang kambyo, saka muling i-start ang sasakyan. Ganun lang dapat gawin para makabalik sa unang step. At mula dito, ay maaari ka nang magsimulang ulit. Apakan ang clutch pedal, ilagay sa primera ang kambyo, tapakan ang brake pedal, i-release ang handbrake, tapos mas dahan-dahanin ang pag-release sa clutch pedal. Pagdating sa biting point o maramdaman mo yung inig sa sasakyan, i-steady mo lang yung paa mo sa clutch pedal, tapos ay dahan-dahang alisin sa brake pedal yung kanang paa at ilipat ito sa acceleration pedal at dahan-dahan itong apakan. Huwag mo lang bibiglain. Lagyan mo lang ng konting pressure hanggang sa tumas ng konti ang RPM ng makina, tapos ay alisin mo na ng tuluyan ang kaliwang paa mo sa clutch pedal ng dahan-dahan. Sa puntong ito, mararamdaman mo na umaanday na ang sasakyan. Pero kapag huminto o namatay na naman ang makina, maaaring na-release mo na naman ng mas maaga yung clutch pedal o kaya ikulang yung pressure sa pag-apak mo sa gas pedal. Yan ang dalawang rason kung bakit namamatay ang makina ng sasakyan kapag sinubukan mo itong umarangkada. Ulit-ulitin mo lang hanggang sa tuloy mo nang mapaabante ang sasakyan nang hindi na huminto ang makina nito. At kapag nasanay ka na sa pag-aarangkada, mas madali nang aralin ang paglilipat-lipat ng gears. Kapag diniinan mo ang gas pedal, ay tataas rin ang RPM ng makina kahit pa naka-neutral ang sasakyan. At kapag umaandar naman, ay bibilis ang takbo nito habang tumataas ang RPM. Ang idle speed o kapag naka-neutral ang iyong sasakyan habang umaandar ang makina ay nasa pagitan ng 600 to 1000 RPM. Importante ang RPM dahil dito ka babase kapag kailangan mo na mag-change gear. Ang tamang RPM kung kailan ka pwede mag-change gear ay dapat nasa pagitan ng 2000 to 3000 RPM. Hindi naman kailangan palaging tingnan ng tachometer, pero isa ito sa mga basehan kapag mag-change ng gear. Ang mas mabisang basehan na ginagamit ng karamihan ay sa pamamagitan ng tunog ng makina at mismong bilis ng sasakyan. Bilang driver, mas mararamdaman mo na kailangan mo na mag-change gear kapag medyo hindi na bumibilis ang takbo o kaya naman ay mas malakas na o hirap na ang tunog ng makina. May dalawang rason kung bakit kailangan mag-change gear. Una, may mga speed limit lang ang mga gears ng manual transmission, kaya kahit itodo mo ang gas pedal, wala nang ibibilis ang takbo nito kapag nasa mas mababang gears. Pangalawa, habang tumataas ang RPM, ay mas malakas ang konsumo sa gasolina o krudo ng makina. Bago ka umabot sa 5th gear, ay kailangan mong munang daanan ng 4 na gears nang naaayon sa pagkakasunod-sunod nito para sa mas magandang belo at takbo ng sasakyan. Pero kung halimbawa ay nasa 5th gear ka na, tapos ay biglang kailangan mong magminor o kaya yung huminto,
hindi mo na kailangang daanan pabalik yung apat na gears nang naayon sa pagkakasunod-sunod nito para lang makabalik sa neutral o kaya naman ipasok sa ibang gears kung kailangang umandar ulit ng mas mabagal. Mula sa mas matataas na gear, ay pwede ka nang bumalik ng alinman sa mga mas mabababang gears depende sa sitwasyon. Halimbawa, nasa 50 gear ka at tumatakbo ng 90 km per hour o patas ang iyong sasakyan, tapos ay naabutan mo yung mas mabagal na mga sasakyan sa unahan, kaya kailangan mo magdahan-dahan. Sa puntong ito, hindi mo na pwedeng gamitin muli ang kinta dahil mas mabagal na ang takbo ng sasakyan kumpara nung bago ka mag-minor. Kung halimbawa yung takbo na lang ng sasakyan mo ay mas mababa sa 10 km per hour, ibalik mo ito sa first gear kapag gusto mong umabante muli. Pero kung mas mabilis pa ng konti at nasa pagitan ng 10 to 20 km per hour, sa second gear mo ito ipasok. Kung mas mabilis naman sa 20 km per hour at nasa pagitan ng 20 to 35 km per hour, third gear ang tama para dito. At kung nasa 35 to 50 km per hour pa yung takbo, ay pwedeng fourth gear na ang gamitin mo. At kapag mas mabilis naman sa 50 km per hour, ay pwede mo itong balik sa kinta. Dapat ay sa tamang gear mo ipasok ang kambyo, lalo na sa mga ganitong sitwasyon, dahil kapag mali, pwedeng huminto o mamatay ang makina. Ganito ang mangyayari kapag mabagal ang takbo ng sasakyan, tapos ay nilagay mo ang kambyo sa mas mataas na gear. Kapag mabilis naman ang takbo at nailagay mo ito sa mas mababang gear, ay bigla itong babagal dahil sa engine brake. Mula sa mabilis na takbo, ay bigla itong parang hihinto dahil lagpas ito sa limit ng mas mababang gear na pinasukan mo at hindi ito maganda para sa mga pasahero ng sasakyan. Ang pang-anim at ang huling gear naman ng manual ng sasakyan ay ang R o ang reverse. Kasing importante ito ng iba pang mga gears dahil marami itong gamit sa iba't ibang sitwasyon, katulad ng pag-park patalikod, parallel parking, pagmaniobra, at marami pang iba. At para umatras, ay kailangan naka-full stop o nakahinto ang sasakyan. Huwag na huwag ililipat sa reverse gear kapag umaandar papaabante. Mula sa neutral, itulak lang pakanan ng kambyo at hilain paatras. Katulad rin ito na pag-aarangkada dahil huminto rin ang makina kapag nagkamali ng timpla sa pedals. At habang umaatras, ugaliing palaging tingnan ang rear at side mirrors para makita mo kung may tatamaan ka sa likod. Katulad ng pagliko paabante, ganun din ang pagliko kapag paatras. Halimbawa, kung gusto mong lumiko sa kanan ng paatras, iikutin mo rin ang manibela ng pakanan at ganun din kapag pakaliwa. Kung nagustuhan mo at meron kang natutunan sa videong ito, pwede mo itong i-share sa mga kaibigan o kakilala mo na pwede rin matulungan nito. Marami rin akong hinihandang mga videos na siguradong makakatulong sa mga baguhan palang magmaneho. Kaya para hindi mo mapalagpas ang alinman sa mga ito, pindutin lang ang subscribe button sa ibaba tapos ay ang bell na katabi nito. Maraming salamat, good luck, at ingat palagi sa pag-aaral mag-drive. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guide.